Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Ishang Luca. Sa video natin ngayon, i-share ko sa inyo yung review ko about this Beauty Big Bang 7 Pieces Unicorn Brush Set. Kung gusto nyo malaman kung okay ba itong product na to, please keep on watching. Guys, disclaimer lang, itong product na to at yung highlighter ay pinadala sa akin ng Beauty Big Bang. Kung nagpa-follow kayo sa aking Instagram account, I'm sure alam nyo na yan kasi nag-post ako doon na pinadala nga nila to sa akin in exchange of reviews. Kahit naman pinadala sa akin yung isang product or binili ko sa sarili kong pera, asahan nyo naman na laging honest yung aking mga reviews. Sa mga hindi pa familiar sa beautybigbang.com, ibabasahin ko yung kanilang info sa kanilang website. Beautybigbang.com is a global online retailer for all things beauty, including cosmetics, nails, hair, healthcare, and so on. Its motto is Make a Big Bang of Beauty, You're the Beauties. The company is committed to provide a wide range of trendy and high-quality beauty collections at best price along with professional service to our worldwide community of customers. Nung tinignan ko yung website ng Beauty Big Bang, nakita ko talaga na ang dami nilang binibenta ang product doon mula sa mga press-on nails, mga acrylic nails, meron silang mga makeup na talagang mura lang, tapos ang dami mo pagpipilian, meron silang mga brushes, mga tools sa makeup, meron silang mga makeup bag. So lahat ng tungkol sa beauty makikita mo doon. Yung mga gustong i-visit yung website ng Beauty Big Bang, maglalagay ako ng kanilang link sa description box below. Meron silang binigay sa akin na budget doon. Tapos, pinapapili nila ako ng 3 to 4 products. Yung sa budget na binigay nila sa akin, dalawang product lang yung napili ko. And yun nga, yung highlighter pinili ko, tapos ito yung brushes. Kasi gusto ko din siyang itry. At ngayon, nahihilig talaga ako sa mga brushes. So, sa packaging ng brushes na to, nung dumating to sa akin, wala siyang makeup bag. Nasa plastic lang siya. Tapos, yung kada brushes, yung mga malalaki, meron siyang brush guard. Tapos may mga plastic yung kanilang mga katawan. Itong mga maliliit na brushes, since hindi naman magkakasya ang brush guard dito, naka-plastic lang siya, which is okay kasi talaga mapapansin mo na maiiwasan na masyadong ma-expose sa dumi yung mga brushes. Ang presyo naman ng mga brushes na to sa kanilang website, itong brushes ay naka-sale from $19.99 or roughly $20. Naka-sale na lang siya to $9.99 or roughly $10 or kapag kinonvert mo nasa 500 pesos. Ito naman yung itsura ng mga brushes. Itong mga malalaking brushes, makikita mo naman na talagang soft yung kanilang mga hair or bristles. Sabi doon sa website nila, ang ginamit nilang hair dito ay synthetic. Tapos yung ferrule niya, talagang ano naman, yung intact siya, talaga maganda yung pagkakakabit, walang kakalog-kalog sa mga brushes. Tapos talagang mapapansin mo yung kanyang handle kasi unicorn inspired. Ang cute kasi ang ganda niyang ipang-decorate sa vanity area mo. Bago ko to gamitin guys, hinugasan ko muna siya. Syempre, kapag bagong bili ang brush, kailangan hugasan mo yan. Kasi syempre, madumi sa factory, tapos hindi mo alam sino ang humawak dyan. Hinugasan ko siya and may ilang brush dito na pansin ko na parang naglalagas-lagas yung iba niyang buhok. Ang talaga napapansin ko na brush na hanggang ngayon ay naglalagas-lagas pa din. Ito yung ginamit ko sa aking blush brush kasi hanggang ngayon nakikita ko na meron talaga naglulus na mga bristles. Ang dahilan kung bakit naglulus ang mga bristles, kapag nababasa yung glue niya sa loob. Kasi ang mga glue nang ginagamit sa mga bristles ng brushes or sa mga hair ng brushes tulad nito ay water soluble. So, natatanggal siya kapag nabasa ng tubig. Marunong ako maghugas ng brushes guys. Alam na alam ko kung paano maghugas ng brushes kasi ang tagal ko na ding nagme-makeup. Weekly ako naghuhugas ng brushes ko. Walang mga brushes ko dito ang nag-shred or nag-shedding. Tanging ito lang yung brushes na to. Alam ko, sigurado ako na hindi mali yung way ko ng paghuhugas pero hindi ko alam bakit mayroong nag-shed dito sa mga brushes na to. I can say siguro factory defect na yun. Hindi siguro maayos yung pagkakaglue nila sa mga bristles. Kasi guys, tulad nga nasabi ko, marunong ako maghugas ng brushes pero naglalagas-lagas pa din siya.
brushes na to, guys, ito talaga yung favorite ko na ginagamit. Ayan, yung ganyan yung itsura niya. May pagka-flat siya, tapos may pagka-dense. Kasi ito, yung ginagamit ko sa contour ko. Mula nung dumating to sa akin, ginamit ko sa contour ko. Hanggang ngayon, lagi ko siyang ginagamit. Talagang, as in, sa tuwing mag-makeup ako, ito yung gamit ko. Naging favorite ko talaga siya. Yung isa pa sa mga favorite ko sa brushes na to ay ito, yung 4D Eyes. Pang eyeshadow ito, yung flat siya na eyeshadow na brush. Pero ito, ginagamit ko siya sa aking nose line or nose contour. Maganda kasi siyang pang-blend ng aking nose contour. Tapos, sakto lang siya sa ilong ko. Tapos, hindi siya ganun ka-flat na flat. May pagka-fluffy siya. So, talaga nabiblend niya yung nose contour ko. Walang harsh na lines. Ito naman, yung malaki, ginamit ko siya sa powder. And okay na okay siya pang sweep na mga powder sa iyong under eyes. Pagkatatapos mo mag-baking yan, okay na okay siyang pang-tanggal ng mga excess na powder. Ang isa pang favorite ko sa mga brushes na to ay ito, yung slanted or angled brush na ginagamit 4D Eyes. Ito, nagustuhan ko tong brush na to kasi naikumpara ko siya dun sa Anastasia na brow brush na fake. Kasi gumawa ko ng review dun sa Grace Cosmetics Eyebrow Pomade with Hair Grower ni Mayora. Ayun yung ginamit ko. Hindi siya magandang gamitin para sa kilay kapag ang gamit mo eyebrow pomade. Maganda siya makapick up ng product. So, ito na yung bago kong favorite ngayon. Lalo na ngayon, ang ginagamit kong pangkilay is yung eyebrow pomade niya ni Miss Grace. Ito yung perfect. Ang masasabi ko lang sa brush na to, wala siyang spoolie. So, gumagamit pa ako ng bukod na spoolie. Pero okay lang naman kasi marami naman ako mga spoolie dito. Gustong gusto ko kasi nga, manipis lang siya. Perfect for mga eyebrow pomades kasi mas precise yung application. Merong dalawang brush dito, medyo magkahawig sila, except itong isa ay mas mahaba yung kanya mga hair, tapos mas tapered siya. Ito yung ginamit kong brush nung nag-highlight ako nung time na yun, at hindi ko siya masyado nagustuhan na gamitin para sa highlight. Hindi ko kasi alam kung saan ko gagamitin to para sa mukha ko, since meron na nga akong powder brush, meron na akong contour brush, kaya naisip kong gamitin siya sa highlight. Hindi siya maganda kasi marami siyang fallout. Yun, hindi siya perfect for the highlight. Hindi ko alam kung saan ko to gagamitin kasi hello, hindi to pwedeng pang blush kasi masyado maliit. Yun nga ang problema ko sa isa na to. Ito ginamit ko for my blush. Pero masyado siyang maliit para sa cheeks ko. Hindi niya nabiblend na maayos yung product. So, itong dalawa yung least favorite ko sa mga brushes na to. Meron pang isang brushes. Ito yung pang eyes din. Yan, yung medyo tapered yung dulo niya tapos mas dense. Ginamit ko to sa aking nose highlight dito sa aking cupid's bow, tsaka dito sa inner corners, tsaka sa aking brow bone. Kasi mas gusto kong gumagamit ng mga ganitong klase ng brush. Kasi nga, mas precise yung application ko. Hindi ko masabi kung favorite ko siya or hindi ko siya favorite. Basta okay lang naman siya. Sorry guys kung hindi ko nagamit yung mga eyeshadow brushes para sa aking mata. Sa totoo lang kasi, nakukulangan ako sa tatlong pirasong brushes na to kapag gagawa ko ng eyeshadow. Kasi pag gumamit ako ng brushes para sa aking eyeshadow, siguro mga 6 to 7 brushes ang nagagamit ko para sa aking eye makeup. So kung itong tatlo lang gagamitin ko, alanganin, kulang. So hindi na ako nag-eyeshadow nung time na yun. Ang birdie ko naman sa product na to, para sa akin, nakukulangan ako sa piraso niya. Kasi pipito-pito, hindi siya enough para magawa mo yung full face makeup mo. Kung beginner ka sa makeup, naghahanap ka ng first ever na mabibili mo na brush set, marami sa Shopee, sa Lazada na nagbebenta ng brush set. Nakapareho lang naman ang price range nito. For example, yung Antlus beginner brush set. Pareho lang sila na 500 pesos kasi nga naka-on sale to. So, iyon, mas okay na yun na lang bilin mo kung beginner ka. Pero kung ikaw naman ay matagal nang nag-makeup, mahilig ka mag-collecta ng mga brushes, gusto mo ng something para may pang-decorate ka sa vanity mo, eto, pwede mo naman siyang i-try. Hindi ko naman kayo pinipigilang bumili kung talagang gusto nyo. So, yun lang guys, ang review ko for this brush set. Kung meron sa inyong gustong i-try to, ilalagay ko yung product link and link ng website ng beautybigbang.com sa description box below. So, be sure to check it out. Tapos, kung gusto nyong bumili, meron akong discount code ILX10. Ilalagay ko na din sa description box below. I-type nyo lang yon sa inyong cart bago kayo mag-check out para maka-avail kayo ng 10% discount. Huwag kayong mag-alala, wala akong kikitain doon. Ang sabi lang sa akin ng Beauty Big Bang, kung may gagamit ng aking code for more than 6 times, maaari silang mag-sponsor ng giveaway para sa inyo. Ililinawin ko sa inyo, hindi ako namimilit na gamitin nyo yung aking code, hindi ako namimilit na bumili kayo ng brush set na to. Yun lang guys ang review ko for this 7 pieces unicorn brush set from beautybigbang.com. Like kung nagustuhan nyo. Comment down below kung meron pa akong hindi nasabi sa video na to. Meron kayong mga tanong. Or meron kayong mga video suggestion. May mga product kayo na gustong ipareview sa akin. Comment lang kayo down below. And guys, please subscribe to my channel. Yun lang. See you on my next one. Bye!